Pwede nang magpaturok ng booster shots contra COVID-19 ang medical frontliners. Pero bago makipila, alamin muna kung kabilang ka na sa pwedeng mabakunahan ito. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Jacob Lazaro. Makakahinga na ng maluwag ang healthcare workers ngayong sinimula na ang rollout ng booster shots. Tiyempo ito ngayong napansin ng ilang doktor ang pagtaas ng COVID-19 cases sa ilang bakunado. Humihina kasi ang bisa ng bakuna 6 hanggang 8 buwan sa pagkatulok. Una pa naman sa mga binakunahan noong Marso ang healthcare workers. Plano ng Department of Health bigyan ng boosters ng 1.7 million medical workers hanggang katapusan ng buwan. Sana mawala ang severe to critical COVID cases sa hanay ng ating mga healthcare workers. Sakop din ng rollout ang iba pang hospital staff gaya ng security guards, clerks at janitors. Para mabigyan ng boosters, dapat ay 6 na buwan mula ng huling matutukan ng Pfizer, Moderna, Sinovac, Sputnik at AstraZeneca. Kung Johnson & Johnson naman, pwede magpa-booster makalipas ng 3 buwan. Gaya sa vaccine mix and match, pwedeng heterologous ang boosters. Ang Pfizer, Moderna at AstraZeneca pwedeng gamitin boosters sa kahit anong brand ng bakuna. Ang NKTI security guard niya na si Menandro, bakunado ng Sinovac noong Abril pero tinutukan ngayon ng Pfizer. Kasi may mga sinasabi na ang booster dose tatagal lampas isang taon o 2 taon o baka naman pwedeng panghabang buhay. Hindi natin masabi dahil bago. Homologous boosting naman ang tawag kung parehong brand ang binigay sa vaccine. Kanina, ilang vaccine sites pa lang sa QC, Taguig at San Juan ang nagbigay ng booster shots. Sa susunod na linggo, plano na rin itong i-roll out para sa senior citizens at persons with comorbidities. Mobile Journal Jacob Lazaro po, hatid ang mukha ng balita.